Napagagaan sa pakiramdam kapag alam mo na meron kang pera. Yung nabibili mo yung mga bagay na kailangan mo, wala kang utang na binabayaran at kaya mong magbahagi ng tulong sa iba. Karamihan sa atin ay pinapangarap ang magkaroon ng financial freedom dahil alam natin kung gaano kahirap ang buhay kapag ang iyong kinikita ay hindi sapat para sa iyong mga pangangailangan. Sa panahon natin ngayon, halos lahat na yata ng bagay ay nangangailangan ng pera. Kapag wala kang pera o maliit lang ang iyong income, ramdam mo rin na limited lang ang iyong magagawa. Pakiramdam mo ay parang kinokontrol ka na ng pera. So ano ang dapat gawin para ikaw naman ang may control ng iyong pera? Una ay kailangan mong mag-set ng goal. Ang goal ay ang magsisilbing direksyon at magbibigay sa iyo ng guide kung saan ka patungo. Ayon sa sinabi ng author na si Stephen Covey, "All things are created twice. There is a mental creation and a physical creation." Ito yung principle niya na begin with the end in mind. Dapat alam mo kung saan ang iyong destinasyon bago ka magsimula sa iyong paglalakbay. Alamin mo kung ano ang gusto mong ma-achieve sa hinaharap at anong mga aksyon ang kinakailangan mong gawin para magtagumpay. Pangalawa ay kailangan mong mag-develop ng skills na kayang magbigay sa iyo ng malaking income. Ito yung tinatawag na high income skills. Mga iilang halimbawa sa high income skills ngayon ay ang video editing, content marketing, entrepreneurship, programming, copywriting, web design, at leadership. Dito ay binabayaran ka base sa value na naibibigay mo sa mga tao. Pangatlo ay kailangan mong maging master sa paghawak ng iyong pera. Kung alam mo paano kitain ang pera, dapat alam mo rin kung paano ito ipunin. Dahil useless ang pagkakaroon ng malaking income kung lahat ng ito ay napupunta lang sa gastos. Isa pang dahilan kung bakit kailangan nating maging master sa paghawak ng ating pera ay hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari sa hinaharap. Posibleng mawalan tayo ng trabaho, merong emergency, gusto na nating magretiro, o di kaya ay merong business at investment opportunities. Kung sakaling darating ang ganitong pangyayari, hindi na tayo mamumroblema pa sa pera dahil handa tayo. At pang-apat ay kailangan mong matuto kung paano mag-invest o magpadami ng pera. Kung uobserbahan mo ang mga mayayaman, lahat sila ay merong investments. Mapa-real estate man yan, watch collection, negosyo, painting, stocks, at marami pang iba. Kung ang pagkakaroon ng malaking income ang dahilan kung bakit naging mayaman ang isang tao, ang pag-i-invest naman ang dahilan kung bakit sila nananatiling mayaman. Kapag meron ka ng ipon, ang magandang bagay na pwede mong gawin ay bigyan ito ng proteksyon. At ang magandang option sa pagbibigay proteksyon ng iyong ipon ay ang i-invest ito. Kailangan mo itong bigyan ng trabaho para meron ka ng katulong sa pagkita ng pera. Pero marahil ay iniisip mo na risky ang mag-invest. Totoo na may mga investment na mataas ang risk, pero meron din namang mga investment na para sa mga taong gustong magsimula at hindi masyadong risky. Yung uri ng investment na payapa pa rin ang iyong pagtulog sa gabi. So saan ba pwede mag-invest? Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang apat na investment vehicle na pwede mong lagyan ng iyong ipon. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang ibahagi sa iyo ang isang bagay na dapat mong i-consider bago ka mag-umpisa sa pag-i-invest. At yun ay ang pagkakaroon ng emergency fund o perang katumbas ng iyong 6 months to 1 year expenses. Dapat ay meron kang perang nakalaan para sa mga unexpected na pangyayari. Dahil para mapalago mo ng maayos ang perang nilagay mo sa iyong investment, dapat ay hindi mo ito gagamitin sa iyong mga personal na pangangailangan. Ang pera sa investment ay para lang sa investment. So mahalagang unahin mo muna ang pag-iipon sa iyong emergency fund bago ka magsimulang mag-invest. At kung malinaw na yan sa iyo, ibabahagi ko na ang apat na investment na pwede mong pagpilian. Investment number 1, SSS Wiz Plus. Isa sa mga low risk at convenient na investment dito sa ating bansa ngayon ay ang programa ng SSS na Workers Investment and Savings Program o Wiz Plus. Kung napanood mo na ang una naming video tungkol sa magagandang investments dito sa Pilipinas, doon ay nabanggit ko ang Pag-ibig MP2 na kung saan ay pwede kang mag-invest ng at least 500 pesos. Malaking interest ang pwedeng kitain ng iyong pera kumpara sa mga bangko at ang kagandahan ay walang tax na ibabawas sa iyong kinita. Ang Wiz Plus ay ganun din. Makakasigurado kang safe kung dito mo ilalagay ang bahagi ng iyong ipon dahil government guaranteed ito. Hindi katulad sa stock market at negosyo, kapag nalugi o nag-down ang market, damay na mababawasan ang iyong kapital na in-invest.
Pero dito sa Wiz Plus, secure palagi ang iyong puhunan. Kung sakaling nakapag-invest ka na ng 100,000 pesos at sa kasamaang palad ay hindi kumita ang SSS sa kanyang mga investments, ang iyong 100,000 pesos ay nandoon pa rin at pwede mo pa rin itong ma-withdraw. So kung safe, legit at low risk na investment ang hanap mo, nababagay sa iyo ang Wiz Plus. Kung interesado ka magsimula, ituturo ko sa iyo kung paano. Una ay kailangan mo lang maging qualified. Dapat ay member ka ng SSS at hindi pa nakapag-file ng final benefit claim tulad ng retirement o di kaya ay total disability. At ganun lang kadali para maging qualified. Pangalawa ay kailangan mong mag-apply at magagawa mo lang ito online. Ito ang convenient na paraan sa pag-i-invest. Bisitahin mo lang ang website ng SSS. Mag-login ka ng iyong account o kung wala ka pang account ay kailangan mo lang mag-register. Pagkatapos mong mag-login, hanapin mo lang yung services tab at under sa tab na yon ay merong enroll to Wiz Plus option. I-click mo lang yon at mapupunta ka sa page na ito. Wala pa siyang nakalagay na kahit anong impormasyon dahil hindi ka pa naka-apply. Para mag-apply, pindutin mo lang ang view terms and conditions at i-click mo ang I accept button. At pagkatapos niyan ay enrolled ka na. Ngayon na enrolled ka na sa Wiz Plus, kailangan mo namang mag-deposit ng pera. Tandaan na magagawa mo ito kahit kailan. Pwede every week, every month, o once a year. Nasa sayo na yan as long as hindi bababa ng 500 pesos ang bawat deposit mo ng pera. Sa paraan ng pagde-deposit ng pera, meron kang tinatawag na PRN o Payment Reference Number. Isa ito sa safety option ng SSS para siguradong ang ininvest mong pera ay magre-reflect doon sa iyong account. Sa pagkuha ng iyong PRN, kailangan mo lang pumunta sa iyong account. Katabi ng Services tab, i-click mo lang ang Payment Reference Number. Pindutin mo ang Contributions at i-click mo ang Generate PRN. Kapag nakita mo na ang iyong PRN, ilista mo ito at pwede ka nang pumunta sa mga SSS branch na malapit lang sa inyong lugar o di kaya ay pwede kang mag-send ng pera gamit ang app ng GCash. At ganun lang kadali ang pag-i-invest sa SSS Wiz Plus. Sa ngayon ay wala pang data na ibinahagi ang SSS tungkol sa annual return ng Wiz Plus dahil sa bago pa lang ito. Pero asahan na natin na paniguradong kikita tayo dito. Investment number 2, Mutual Fund. Kung isa pang convenient at low-risk investment ang iyong hanap, nababagay sa iyo ang mag-invest sa mutual fund. Sa halagang 1,000 pesos ay pwede ka nang magsimula. Ito ang uri ng investment na less hassle. Dahil kung sakaling wala kang masyadong oras para trabahuin at i-monitor ang iyong investment, meron kang fund manager na magtatrabaho at magpapalago ng iyong pera. Simple lang kung paano gumagana ang mutual fund. Ikaw na investor ay kailangan mo lang ipagkatiwala ang iyong pera sa isang kumpanya na gagawa ng iyong investment. Ang kumpanya na ito ay reliable at merong mga fund manager. Ang trabaho ng mga fund manager ay mag-analyze at pipili ng mga businesses na mataas ang chance na mag-succeed sa hinaharap at doon nila ilalagay ang iyong pera at pera ng ibang mga investor. At paglipas ng panahon, kapag tama ang desisyon ng fund manager at tumaas ang value ng stocks ng mga kumpanya na nilagyan nila ng pera, mag-generate ito ng return at kasama ka sa kikita ng pera. Magandang investment ang mutual fund, lalong-lalo na kapag nagsisimula ka pa lang at gustong matuto sa pag-i-invest dahil pwede kang humingi ng advice sa iyong mga fund manager. Kung magaling siya mag-explain at kaya niyang masimplify ang mga komplikadong parte sa pag-i-invest, paniguradong marami kang matututunan. Merong apat na uri ng mutual funds. Merong bond funds, equity funds, money market funds, at balance funds. Kung bakit nahati ito sa apat, yun ay dahil hindi lahat ng investor ay magkapareho ng sitwasyon at magkapareho ng risk tolerance. May mga investor na gustong mag-invest sa long term at meron ding ang gusto ay sa short term. Ang mga iilang reliable company na pwede mong i-contact dito sa Pilipinas ay ang PhilAm, Sun Life, PhilEquity, at Atram. Pwede kang humingi ng assistance sa kanila kung paano magsimulang mag-invest sa mutual fund at alamin kung magkano ang kailangan ng kapital at anong mga requirements ang kailangan. Investment number 3, Business. Alam nating lahat na ang magsimula ng negosyo ay hindi biro. Nangangailangan ito ng ekstrang oras at pagsusumikap ng business owner. At madalas ay ekstrang capital ang kailangan para magpatuloy sa pag-ooperate.
Pero kahit ganun paman, wise na desisyon pa rin ang magkaroon ng negosyo at isa ito sa best investment na pwede mong pasukan dahil sa umpisa ka lang gagawa ng malaking effort at sa paglipas ng panahon kapag napalago mo ito, meron ka ng choice na mag-hire ng ibang tao para sila naman ang gagawa ng ibang trabaho. Ang gagawin mo lang para lalago ang iyong pera sa negosyo ay patuloy mo lang ito na i-reinvest. Maliit man ang iyong kita o malaki, ibalik mo yan sa iyong negosyo. Kailangan mong gamitin ang iyong pera bilang isang katulong sa pagkita ng pera. Ika nga sa kasabihan, you must spend money to make money. Ang isipin mo muna ngayon ay ang makabuo ka ng isang solid asset na bubuhay ng iyong pamilya at magbibigay sa inyo ng maginhawang buhay sa hinaharap. Mamaya na yung mga liabilities. Unahin mo muna na buuhin ang negosyo na kaya kang bigyan ng financial freedom. Kaya kung may ipon ka na ngayon, huwag kang matakot na i-invest ang small percentage nito sa negosyo dahil hindi lang natin alam na baka dyan ka na aasyenso. Investment number 4, bonds. Alam nating lahat na ang pag-i-invest ay ang pinakamagandang paraan sa pagpapalago ng ating pera. Kailangan mo lang gumawa ng mabuting desisyon at magkaroon ng mahabang pasensya. Dahil kahit kikita ka ng pera sa iyong investment, hindi naman agad-agad ay kikita ka ng malaki at instant na masusolusyonan ang iyong problema sa pera. Kaya yung iba sa ating mga kababayan na mababa lang ang pasensya at ang gusto ay kikita agad ng malaki ay palaging nabibiktima sa mga investment scam o di kaya ay hindi na nababayaran ng mga kaibigan at mga kamag-anak sa napagkasundo ang utang na merong interest. Napakataas ng risk kung ipapautang mo ang iyong ipon sa ibang tao dahil hindi tayo ang nagkukontrol ng kanilang mga desisyon. At base sa common experience ng karamihan, mataas ang chance na hindi ka na mababayaran ng taong pinahiram mo ng pera. Kaya sa halip na nagpapahiram ka ng pera sa ibang tao, i-invest mo na lang yon sa bonds. Ang bonds ay isang uri rin ng utang pero mataas ang chance na kikita ka ng pera dito dahil gobyerno na at malalaking korporasyon ang gagamit at manghihiram ng iyong pera. Halimbawa, kung ang gobyerno natin ay magpapatayo ng eskwelahan at kung sakaling kinapos sila sa budget, kailangan nilang manghiram ng pera para matapos ang kanilang project. At ang common na ginagawa ng gobyerno para makuha ang perang kinakailangan ay nag-i-issue sila ng tinatawag na bond. At kapag binili ng mga organisasyon at individual ang bonds na na-issue ng gobyerno, makakatanggap sila ng interest bilang reward sa pagpapahiram mo ng iyong pera sa kanila. Ang konsepto ay pareho lang sa pagpapahiram mo ng pera sa ibang tao. Pero dito sa bonds ay walang masyadong risk dahil dadaan kayo sa tamang proseso ng pagpapautang at pagbabayad. Merong dalawang uri ng bonds dito sa Pilipinas. Una ay ang government bonds at ang pangalawa ay ang corporate bonds. Kapag nag-invest ka ng iyong pera sa kahit saang uri ng bonds na ito, makakatanggap ka rin ng interest. It's either quarterly o annually. At take note, ang investment na ito ay merong maturity. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ma-withdraw ang iyong pera o kapital kung hindi pa natapos ang kanyang maturity. Kung nag-invest ka ng 80,000 pesos at ang maturity na napagkasunduan ay 5 years, kailangan mo pang tapusin ang 5 taon bago mo makuha ang iyong pera. Kaya napakabuting meron kang perang nakareserba para sa iyong mga personal na pangangailangan para hindi maaapektuhan ang iyong pag-i-invest at para less problem. So kung gusto mong malaman kung paano at saan pwede mag-invest sa bonds dito sa Pilipinas, pwede kang magtanong sa mga bangko kung anong available bonds sa kanila. Pwede ka rin mag-invest sa mga brokerage company tulad ng Col Financial at AB Capital Securities Incorporation. At ang panghuling option sa pag-i-invest ng bonds ay ang paggamit ng mobile app tulad ng bonds.ph. Kailangan mo lang gumawa ng account, maglagay ng pera at simulang bumili ng bonds. At yan ang apat na investments na pwede mong lagyan ng iyong ipon, ang SSS WIS Plus, Mutual Fund, Business at Bonds. Sa apat na investment na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang gusto mo nang simulan? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Bisitahin mo na rin ang iba pa naming social media account at mag-follow. I-like kung nagustuhan mo ang video, mag-comment ng iyong mga natutunan, at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.